Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noon may isang palaka na sa ilalim ng balon. Tinanong siya, gaano kalawak ang langit? Sabi niya, ang langit ay isang dipa ang lawak. Kasi sa ilalim, mula sa ilalim ng balon, ang nakikita niya yun lang sa may opening. Marami sa atin, gumagawa ng paghuhukom. Nasa ilalim tayo. Siguro hindi natin kayang umakyat sa taas para makita mo na yung kalawakan, ang lawak niyan. Kung may telescope ka ba, makikita mo billions of light years away and light travels at 300,000 kilometers per second. Pinapakita ko yung aking libro. Yung doctorate ko yan sa row. 600 pages. Tad-tad ng footnotes yan ng German, Portuguese, Spanish, French, Italian. Nung sinulat ko para sa mga Pilipino, The Christology of the Inarticulate, an inquiry into the Filipino understanding of Jesus the Christ. National Book Award po yan, sabi ni Nick Joaquin noon. Bakit ko sinasabi? Nais kong patunayan na sinusubukan ko sa abot ng aking makakaya bilang marupok na tao na yung mga katagang namumutawi sa aking labi tuwing makipag-usap sa inyo ay hindi sumasalimpapaw sa himpapawid. Nakaugat po yan sa turo ng simbahan. At pag halimbawa, sinasabi ko, kasi may telescope ako eh, malawak yan, billions of light years yan. Pus sa ilalim ng balon, sasabihin mo, isang dipang langit lang yan. Mahirapan tayong ganyan. Halimbawa, pag sinabi ko ngayon na maraming mga Pilipinong Katoliko ang pagkilala kay Kristo makitid gaya ng pagtingin ng palaka doon sa kalawakan ng kalangitan. 600 pages ng doctoral dissertation. Ang gusto natin, Santo Entero, kaya yung Nazareno, kaya yung Santo Niño. Cute-cute yun eh. Kasama ba sa pagkilala mo kay Kristo, itong Kristo sa Ebanghelyo ngayon na tinadyakan ang mesa ng mga namamalit ng salapi sapagkat ginagawa nilang palingke ang bahay ng kanyang Ama? Kasama ba sa pagkilala mo kay Kristo na gumawa siya ng isang panghagupit na lubid, pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa? Magpakumbaba tayo, marupok tayo, madali nating tignan ang langit na parang isang dipa lang. Madali din nating tingnan si Kristo na yun lang, Santo Niño, hihimasin mo, bubuynasin ka. E paano itong Kristo sa Ebanghelyo ngayon? Anong ibig sabihin yan sa ating pamumuhay, sa simbahan at sa kasalipunan? Ayan ang dahilan sa aking palagay kung bakit the best kept secret of the Catholic Church is Catholic social doctrine. Ang kapal niyan, may compendium yan. Sinulat ng mga Santo Papa kung paano makiharap ang mga Kristiyano sa harap ng ekonomiya, sa harap ng lipunan, sa harap ng politika. Nakasulat. Pinag-aralan niya. Mga daulubhasa ang sumulat niya.
footnotes din na tadtadya pagbabasahin po ninyo. Muli kong pinapaalaala, ingatan ninyo na napakakitid ng pagtingin ninyo kay Kristo. Ingatan ninyo na hindi ninyo ginagawa si Kristo ayon na kalarawan mo at kawangis. Dahil yun, doon ka kampante, doon ka komportable, na wala yung nangahagupit, wala yung nananadyak ng mesa, wala yung kinakalat ang pera ng mga namamalit ng salapi. Bilib nga ako kay Kristo rito eh. Gawin mo sa tundo yan, may gripo ka agad sa tagalira. Pero yung mga mangangalakal, yung mga nagpapalit ng salapi, yung mga may-ari ng kalapati at saka baka, tamimi sila nung nagalit si Jesus. So may authority. Sa Greek yan, exousia. May authority na lumalabas kay Jesus. Eh pera yun eh. Alam mo naman, napakahalaga ng pera. Papatayin ka ng ilang libo lang ngayon. Babayaran ka. 5,000, barilin mo yan. Babarilin ka. Pero ito, ang dami-daming pera dahil bangko yun eh. Galing sa iba-ibang bahagi ng mundo, doon sila nagpapalit ng pera para pambili ng kalapate gaya ng ginawa ni San Jose at sa kanyang mahal na birhen during the presentation of Christ. Maging humble naman tayo. Minsan kasi gusto nating marinig sa simbahan, yun lang. Paano tayo magtagumpay sa buhay? Paano tayo? Mental health yan eh. Itinuro ko sa seminaryo yan eh. Pwede yung sabihin na wala si Kristo. Ay, ang Kristo ngayon sa Ebanghelyo, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palingke ang bahay ng aking ama. Kasama ba sa ating pagkilala? O isang di pa lang ang lapad ng langit ng pagtingin natin kay Jesus? Ang lalim ng ibubunga kung mali ang ating pagkilala kay Jesus. Kaya pag-aralan natin yung banal na kasulatan, huwag tayong pumili na lang ng kung ano-ano dyan. Tapos yun lang ating isa sa buhay dahil walang challenge eh. Eh kung ang ibig sabihin ng panghahagupit ni Jesus ay labanan mo rin lahat yung nang aabuso sa simbahan. Sumbong ninyo sa obispo kasi ang simbahan may salawikain yan. Ecclesia Semper Reformanda. A church that always has to be reformed kasi alam ng mga nasa simbahan na makasalanan yung mga tao. Kaya nag-reform din. Nung panahon ni Luther, nagalit si Luther, dahil totoo din naman yung mga abuso, nangangwarta na yung mga Santo Papa at Obispo, nag-reform, nag-Council of Trent. E ngayon, mortally wounded ang simbahan dahil may ilang mga pedophile na pare, nag-reform. May mga protocols ngayon. Ang tagal na pinagmitingan yan. Kasi noon, nagkamali ang mga obispo para hindi mapahiya ang simbahan. Nililipat-lipat lang yung mga pedophile sa ibang mga parokya. Dumami yung biktima. Ang laki tuloy ng binayad ng simbahan. Ecclesia Semper Reformanda, tumulong kayo dyan. Pero huwag tayo masyado sa negatif. Tama din yan dahil may mga makasalanan. 470,000 yung mga pare. Imposible naman na lahat yan parang si curators. May magkakasala dyan. Calculus of statistical probability yan. Kung sa science pa. Gawin natin ang paraan na mabawasan. Eh ginawa na nga ng paraan yan eh. 10 taon nga sa seminaryo yan eh. Eh magaling umartista. Natatago yung kanilang pagiging pedophile, lalabas na lang, pagpare na. Ecclesia Semper Reformanda. Tignan din natin kung paano natin maisabuhay yung sinasabi sa Ebanghelyo tungkol kay Jesus. Kaya kailangan
pag-aralan natin yung Biblia na pangkalahatan, hindi yung naririnig lang natin paglinggo. Dapat systematic Bible study. Sabi ni St. Jerome, ignorantia scripturarum, ignorantia Christi. Yung kamangmangan mo tungkol sa Biblia, kamangmangan mo rin tungkol kay Kristo. Malamang mali ang pagkilala mo sa Kanya kung hindi mo pag-aralan yan ng kabuuan. Siya din kasi na yung nagsabi, kahit Iglesia Reformanda yan, sinabi ni Jesus na siyang kabuuan ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Itong si Kristo na nagsabi rin, "You are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So tumulong kayo sa pagre-reform ng church. Huwag rin kayong maging reformers na parang palaka na isang dipa lang ang langit. Tignan rin ninyo sa positive, ano bang ginagawa ng simbahan ngayon? Lalo na may COVID, may economic disruption, may climate change pa na darating, na mas masahol pang di hamak kaysa COVID-19 ngayon ang mga disaster na dudulot sa atin yan. Prepare yourself for untold misery. Kung hindi man niyo man maabutan, kagaya ko, sa mga susunod na dekada, yung inyong mga anak at mga apo, mahihirapan yan kung hindi tayo tutulong sa simbahan ngayon. So nababanggit ko na, Diocese of Cubao, Diocese of Novaliches, Diocese of Antipolo, magtatanim na ng 1,000,000 kawayan sa Marikina Watershed. Kadalasan, yung sa baba nila inaayos lahat yan. Doon nang gagaling ang tubig sa itaas, doon mo tamnan dahil kalbo na yan, kinalbo din ng mga gahaman at walang puso. Tulungan natin ang simbahan. Sabi na rin, si Archbishop Antonio Ledesma, gagawin nila yung ginagawa ng mga diocese sa Kamaynilaan doon sa Cagayan de Oro River Basin. At yung mga ex-seminarian, tutulong na gagawin nila sa Cagayan Valley River Basin. Kung lahat tayo magkakaisa doon, yung climate change, mababawasan, it will be mitigated. Tuloy-tuloy din kami dahil pumunta ang DA, ang Department of Agriculture, nakipag-usap sa simbahan kung pwede ba na yung mga simbahan kagaya ng ginagawa ng mga sisters dyan sa harap magiging outlet ng mga agricultural product galing sa probinsya, kasi yung mga bagsakan kontrolado ng mga negosyante at tinataasan nila yung presyo. COVID na nga, pinagsasamantalahan pa. Pagdasal ninyo, tumulong kayo, download ninyo yung app ni Father Ronnie Santos ng Christ the King Parish. Siya ang Social Service and Development Ministry Coordinator ng Diocese of Cubao. Kawayan, murang pagkain na hindi nagkakasakit ng mga tao dahil kaunti lang nilagay na kimikal. Wala nga sana yan, pero hindi na lang namin ini-istriktuhan. Papasalamat din ako sa Channel 7, maliban sa dinadala po nila itong misa ng 8:00. Sumulat sa akin yung isang taga Channel 7, "Father Ben, alam namin na ang dami mong pinapaaral online, fully online ngayong pandemic, na out of school youth. Nagbobolontaryo ang mga taga Channel 7 mag-mentor. Kasi nahirapan ang mga teachers ngayon ang mga bata namin, ang galing-galing sa cellphone yan. Sa mga text, sa mga search, ganyan. Palakasin lang ng kaunti ng DICT at saka ng Globe at saka Smart yung signal sa buong tondo. 1,000 dyan ang mapapaaral namin. Kailangan din namin ng 1,000 na mentors. Kaya tumulong kayo dyan. Kawayan, ligtas na pagkain na mura, pagpapaaral sa mga kabataan, 7 million yung kabataan, 15 to 29 years old, na hindi nakatapos ng high school. Paaralin natin yan. Kasama yan sa ating pananampalataya,
sa Jesus Nazareno, Santo Niño, Santo Entiero, Christ the King, Sacred Heart. Kabuuan ng pagkilala natin kay Kristo, kabuuan din ang ating pagbigay ng ating sarili sa Kanya. At susundin ang kabuuan ng turo ng simbahan. Hindi lang, sabi ni Pope Benedict XVI, karamihan ng mga Katoliko, parang kumakain sa turo-turo. Yan, gusto ko yan, yan. Tuturo lang nila, hindi yung kabuuan. Pipili lang sila sa mga doktrina. Ha, ganda ito, Santo Niño, cute-cute ito. Ito, gusto ko yan. Pero yung tinatadyakan, yung mga mesa ng mga nagpapalit ng, ay, hindi ko matanggap yan. Yun ang ating panalangin sa misang ito. Na makilala ni Kristo. Makilala natin si Kristo sa kanyang kabuuan bilang anak ng Diyos. Na hindi natin siya likain ayon sa at nakawangis natin at kalarawan. Upang buo din at tama ang ating pagtugon. Sapagkat kung mali ang ating pagtugon sa Kanya, nakalagay din sa banal na kasulatan, lumayo kayo sa akin, mga lapastangan, doon paparusahan kayo, sapagkat nagutom ako, hindi ninyo ako pinakain. Si Jesus ang nagsabi niyan, hindi ako. Nasa banal na kasulatan niya, huwag ninyong pili-piliin lang yung gusto niyo. Sapagkat nakasalalay sa ating mga kamay ngayon ang kinabukasan ng buong planeta, ng buong mundo. Isa lang ang tiyak. Kapag nakikilala natin si Kristo bilang kabuuan at ang ating pagtugon sa Kanya, buo din, walang pili-pili, malalampasan natin itong COVID. Malalampasan natin itong pagbabagsak ng ekonomiya. Mababawasan natin ang mga disaster at katastrofe na mangyayari dahil sa climate change. Panalangin natin kay Jesus ngayon na magiging tunay ang ating pagkilala sa Kanya.